Hello guys, nandito po tayo ngayon sa The Memorial Hall for Incheon Landing Operation. Samahan niyo po ako sa aking vlog na ito. At ikutin po natin ang lugar. Ang lugar na i-vlog po natin ngayon ay napaka makasaysayan dahil naging parte po ang Pilipinas sa history ng South Korea noong panahon ng Cold War or Korean War. Kaya naman nakatindig ang ating pandila dito sa lugar na ito. Kaya naman noong mga panahon na iyon ay isa tayo sa tumulong sa South Korea kasama ng UN sa pakikidigma laban sa pananakop ng North Korea. Nagpadala po ang ating gobyerno ng 7,420 na sundalo, subalit sa kasabihang palad ay namatay po sa pakikidigma ang 112. Tunay nga naman na hindi makakalimutan ang kabayanihan ng ating mga sundalo sa pakikidigma noong mga panahon na iyon. At dahil sa kabayanihan ng ating mga kasunduluhan na nabuwis ng buhay, ay tunay nga naman na nakaka-proud na maging isang Pilipino dahil nakatindig ang ating bandila sa bansang South Korea saan ka man magpunta sa bansang ito sa mga landmarks ng Korean War. Na siyang sumisimbolo sa kagitingan at katapangan ng mga Pilipino noong mga panahon na iyon na tumulong upang makalaya ang ibang bansa at mapanatili ang kapayapaan saan man sa mundo. Kaya naman ang iba't ibang mga bandila na nakikitang ito na miyembro ng United Nations at sa pangunguna na rin ng United States of America noong mga panahon na iyon naglunsad sila ng counter-attack dito sa Incheon. Guys, makikita po ninyo, ito pong landing craft vehicle personnel na ginamit noong panahon ng Korean War, 1950. At dito po sumakay yung mga sundalo para dumaong dito sa Incheon na pantalan. And then, samahan niyo po ako para tingnan po po yung iba doon sa taas. Tara! Guys, nag-enjoy kayo sa aking vlog na ito at hanggang sa muli, sana ay panoorin pa po ninyo ang aking mga susunod na vlog at don't forget to subscribe to my channel on YouTube and click the bell button para ma-notify pa kayo sa aking mga bagong videos. Hanggang sa muli! Bye!